Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakapagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak ay maging dapat nawang aming kamtin. Ang lubos ng katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmalaki siya. Ngunit wala siya maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa.
mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Na maaasahan kami yung kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan.
Hindi ba't ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, ilang beses po nating naririnig ang huwag kayong matakot. Bakit po? Alam ng Diyos na matatakotin tayong lahat. No? Natatandaan ko pa po nung ako'y bata pa at bumagsak ako sa school, no? Bumagsak ako sa school. Hindi ko alam kung ano, kung paano ko sasabihin sa magulang ko na bumagsak ako. So naglalaro na sa aking utak, sa aking isipan, kung anong mangyayari. Ika nga, ito yung mga worst case scenario kung tawagin. Ikakatatwa ba nila ako? Kasi yung kapatid ko nun, puro matatalino, walang bagsak. Tapos ako bagsak, sasabihin ba, ampun lang ako? No? So ang dami nang naglalaro sa isip ko. Ano ba? Papaluin ba ako ng malupit? Ibibitay ba ako ng patiwarik? Takot na takot ako. Pero kailangang malaman, masasabi rin. Kung hindi ko sabihin, sasabihin ng aking guro sa aking mga magulang na ako'y bumagsak. Nung nilapit ko na sa aking mga magulang na mukha akong kawawa, tapos sabi ko, bumagsak po ako. Yung mga iniisip kong kinatatakutan, napapagalitan ako, hihiyain, o papaluin, o ikatatawa, hindi nangyari. Nabigla ako. Na-encourage pa ako. Sabi niya, sabi nila sa akin, oh, bumagsak ka ngayon. Oh, may next quarter pa. Bawi ka doon. Oh, alam mo na kung ano yung kahinaan mo. Pagtuunan mo ng pansin, mag-aral ka doon. Kaya mo yan. So, kadalasan po sa atin, nangingibabaw yung tinatawag na anticipatory fear o natatakot tayo nang hindi pa dumarating. Ang dami na nating iniisip. At minsan, itong takot ay nakakaparalisa. Minsan, hindi ka makagalaw. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero ilang beses sinasabi sa atin sa Ebanghelyo na huwag kang matakot. Dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Poong Jesus Nazareno. Sagot ka niya. Yun ang gustong ipahiwatig dito sa atin. Kadalasan, natatakot tayo kahit sa ating mga anino. Pero huwag nating kalilimutan na may anino dahil may liwanag. Pag nakikita mo yung anino mo, ibig sabihin ang nasa likod mo yung liwanag. Umikot ka lamang at tignan yung liwanag. Hindi mo na mapapansin ang iyong anino. Tandaan natin na naandyan parati ang Poong Jesus Nazareno. Gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin. Sabi nga ni St. John Paul II na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagpapahirap. Kung sakaling may paghihirap o pagsusubok tayong nadaranasan, ito'y binibigay sa atin dahil alam ng Diyos na malalagpasan natin ito. Alam ng Diyos na may mahalagang leksyon, may mahalagang turo na matututunan tayo sa ating pagsusubok na iyon. May hihigit pa ba sa paghihirap ng Diyos? Tingnan natin ang Poong Jesus Nazareno. Wala nang hihigit pa. Dahil sumunod lang siya sa Ama, kahit yan yung dinaras niya, nasalba naman tayong lahat. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, ating pong pagnilayan at asahan ang malaking pag-ibig sa atin ng Diyos
Hindi niya tayo pababayaan, sagot niya tayo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa ng kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig ng kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia ang ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang pinik, damit na purpura at krus ay magpalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Panandalian tayong manahimik at ipagdasal ang intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, may pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kalob, buhay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Masunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod ng, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dahil mahal tayo ng Diyos, lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ni Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulo sa tukso at iyadya mo kami sa hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Panginoong Diyos, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaayayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo ay inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, kay hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, tasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus
Nazareno. Kalagdan po ninyo ito, itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan ninyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po tawad, gabayan mo ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ang iyong pagmamahal man, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. Sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong iihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiyuko po para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.